I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Fat Bastards. I got you. Po ng Diyos, parating sa mga ating po mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman, na bumabati po sa inyo ng magandang araw po sa manpanig kayo ng mundo o ng Pilipinas naroon po. No? At kami po ay nagpapasalamat po sa Diyos sa pagkakataong kaloob na to na kami po ay makapag-share po ulit ng aming kaalaman at the same time ipagtanggol yung ating pananampalataya against sa mga aggressors. Together with my partner, Governor of Fact Busters PH. At ngayon, ang topic natin mga kapatid sa Doctrinal Talakayan with Cabernoc ay ito po, no, paglilinaw patungkol sa pagpapanata o penitensya. Ayan. Kasi mga kapatid, ano, para sa kaalaman po ng lahat, isa po yan sa inaatake po ng mga separated brethren natin kasi daw, tayo daw ika ay nagtuturo ng ganyan, no, na nagpapahintulot daw ating simbahan, ano. Kaya pagpapanata o penitensya kasi dito sa Katagalugan, more of, ang naririnig ko po dito penitensya eh, pero sa ibang lugar eh pagpapanata, no. Yung tulad na nakikita natin sa screen na yan, mga kapatid, na ano, yung parang sinasaktan nila yung kanilang sarili and then after some time eh nagpapaano sila, no. Nagpapapako sa krus. So yan po yung ating tatalakayin ngayon mga kapatid, ano? Magandang hapon sa inyo po, Cabernoc. Naririnig po ako diyan bago po ma-play sana yung video. Hello. Ayun. Okay, sige po. Ayan, so play ko na yung video mga kapatid. Ginoong Danilo Poster, isa pong Katoliko. Yung aking katanungan ay kailangan po bang sakta natin ang ating katawan para mano natin yung kasalanan. Ay, mali po yun. Yung ginagawa sa Katoliko, nagpipinitensya, sinasaktan sarili. Labag po sa Diyos yun. Sa Biblia, labag yun. Pakinggan nyo sa Colossus 2, ganito ating mababasa sa versikulo 23. Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayo ng laman. Hindi naman hukomo yung katawan mo, sinugatan mo, mapapatawad ka sa kasalanan eh. Lalo pang madadagdagan ang kasalanan mo. Kasi yung pong kasalanan, ang kahulugan sa Biblia niyan ganito. Sa unang Juan 3:4, ganito nakasulat. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang dinaman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan po, pagsalangsang sa utos. Pagka nilabag mo yung utos, nagkakasala ka. Eh ano po ba utos ng Diyos? Pakinggan nyo sa 19 ng Levitico. Pakilagay sa screen. 28. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Kahit nga lang tatuan mo yung sarili mo, bawal eh. Kudlitan mo, bawal eh. Ayun pang pahirapan mo. Ang may-ari niyan, ang Diyos eh. Iniingatan nga ng Diyos yan, sinisira lang natin eh. Tingnan ninyo, ang Diyos, binlagyan tayo ng tinatawag sa katawan na yung defense mechanism. Yun po ang tawag sa siyensya, yung immune system. May panlaban tayo. Bawa, nahigup mo o nasinghot mo yung mikrobyo o virus. Nandito pa lang yun sa may nasal cavity na kung tawagin eh, yung mga sinuses dyan. Hahatching ka na ng hahatching. Sisipunin ka. Kasi yung effort ng katawan, ilabas yun eh. Kaya sisipunin ka para lumabas yun eh. Kung meron dyang marumi, para lumabas yun. Kung merong mikrobyo, para lumabas. Ang katawan po natin, merong defense mechanism, yung ating immune system. Ngayon, ano ibig ko sabihin? May pandepensa ang katawan natin. Gusto ng Diyos maingatan yung ating katawan. Binigyan tayo ng depensa.
Meron tayong panlaban sa mga mikrobyo, mga sakit. May ginagawa ang katawan. Halimbawa, merong pumasok na virus. Ang virus po at saka bakterya, nabubuhay po yan sa normal temperature eh. Ngayon, pagka mataas po ang temperatura, pag mainit, namamatayan. Kaya tinyo, pinakukuluan natin yung mga bagay na dapat pakuluan para mawala yung mikrobyo. Ang katawan, pag kami pumasok na mikrobyo, may impeksyon, patataasin ang katawan ng kanyang temperatura, kaya tayo nilalagnat eh. Yun pong lagnat, hindi po masama yun per se. Panlaban ng katawan yung para mamatay yung bakterya at saka yung virus. Tinan nyo yung mga bakuna, yun inilalagay sa ref yun eh. Kasi gusto nila yung malamig eh. Ano? Pagka mainit, mamamatay sila, hihina. Kaya ang panlaban ng katawan, pag may infection, may viral infection o bacterial infection, pinatataas ng hypothalamus yung ating temperatura kaya tayo nilalagnat. Para huwag masyadong makarami yung bakterya, huwag masyadong kumalat. Yun po ang defense mechanism ng katawan. Meron na tayo diyang natural na pansanggalang sa katawan. Dahil gusto ng Diyos, maingatan niyang katawan. Pakinggan niyo po sa 1 Thessalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Na? At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto ng Diyos maingatang buo yung katawan, kaluluwa at espiritu. Tapos isasisirain mo. Tayo? Kalukuhan yung tinuro sa atin, biro mo, kukuha ka ng panghampas, hahampas-hampas kang gano'n. Sa Pampanga, sa amin, merong panghampas yung mga tansa na ano, gaganon doon sa nagdudugo. Yun po, maling-mali na aral ng Katoliko. Para ka raw mapatawad, parusahan mo katawan mo. Hindi po. Ang pagpapatawad sa kasalanan, nakukuha sa pagsisisi. Pananalangin, pagpapatawad. Bawa, may nagkasala sa'yo, magpatawad ka para ikaw naman patawarin din ng Diyos. Marami pong remedyo para tayo mapatawad sa kasalanan, hindi po ang pagpapasugat o pagpapahirap sa katawan. Maling-mali po yun. Kaya alam nyo, kung ako Katoliko, siguro magbasa kayo ng Biblia. Magbasa lang po kayo, matutuwid ang ating paniniwala. Kasi hindi naman tayo pinagbasa ng pare eh. Hindi naman nagpapaliwanag ang pare. Ang marami doon, pag nagsimba ka, mapapagkita mo nun. May pinauusukan doon, di mo alam kung yun eh, parang mangga na pinagbubunga ng marami. Oh. Tapos eh, may mga tuwad-tuwad na ganun, mga bendito, alabado, saya, santissimo, kirileison, Christi leison, Christi ordinus. Ano natutunan mo rin, hindi mo nga naiintindihan yung pinagsasabi. Ayun. Kaya kailangan po salita ng Diyos ang ating pag-aralan, Biblia. Tingnan ninyo, nagpapahirap mo yung katawan mo, mali naman pala ginagawa mo, kasalanan pa sa Diyos. Kasalanan po yun. Wala pong bata si Kristo yung katawan mo, pahirapan mo. Wala po. Ayan, dyan po, yan po mga kapatid, yung video na i-play natin. No? Hindi lang pala yung inatake ni Ginoong Soriano dyan, yung sa pagpinitensya natin, pati pala yung pagbe-blessing, ano? Yung pag-aano ng insenso, inatake niya. Cover Dog, hello po. Ayan, hello, Brother Gabriel. Yes. Naririnig na ba ako? Opo, naririnig naman po kayo. Oh, di ba, napaka-joker ni Mr. Soriano doon? Nag-aastang pare, ano? yan. Pati yung pag-blessing natin eh, yung ano to, parang pinakuusukang mangga. Parang mangga yun, nakita nyo. Doon palang malalaman nyo, mga kapatid. Napaka, wala talagang, walang alam, wala, yes. Wala talagang alam, ano? Pero naalala ko, meron tayong sinabihan na walang alam, pero yung sabi niya, mangmang siya. At pakinggan natin ulit, ha? Yung kanyang interpretasyon, mangmang ka agad, ano? Sabi na natin eh, walang alam, pero yung sabi niya, mangmang na daw siya. O, pakinggan ninyo, ha? Ay, pakinggan natin. I'm sorry, mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige, sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaborno. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Ayan, Kaborno. Oh, di ba?
Yan. Oh, mas matindi pa to. Kasi si Eli Soriano, wala lang alam. Eh, di naman siya nag-aangkin na mangmang siya. Eh, ito, mangmang talaga ito. Sabi niya, mangmang daw siya. Di na raw sasabihin walang alam, kapatid na Gambrel. Di na daw natin kailangan sabihin. Oh, yan. So, talagang, ito talagang mga taong ito. Si Yusuke, ganun din, kapatid na Gambrel. Yes. O, di ba? Yung kapalpakan niya sa Biblia. Yung Biblia niya, wala palang apokalipsis. O, ganun sila, mga matitindi din. Oh, Brother Gabriel. Yes. Ngayon, yung tatalakayin natin itong ang mga pinagsasabi ni Mr. Soriano, ano? Yung pagpinitensya tuwing mahal na araw, eh uunahin na natin, kapatid na Gabriel. May dalawang uri po ng pagpipinitensya. Yung isa, parang inaalaw ng simbahang Katolika. Yung isa naman, yung wala naman, hindi naman dire-recommend yun. Talaga. Oo. Pakibasa muna itong nasa Unang Korinto 9:27, kapatid na Gabriel. Okay po. Ayan, basahin po natin, no? Unang Korinto 9:27, ganito po ang nakasulat po. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Ayan, sa English, ano yan sa English, kapatid na Gabriel? Sa English po ganito, but I keep under my body and keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Ayan, so yung isang sa mga interpretasyon ng talata, kung sa ibang salin, pakibasa sa ano, New Revised Standard Version, kapatid na Gabriel. Tingnan natin po, ha. Ayan. But I punish my body and enslave it so that after proclaiming to others, I myself should not be disqualified. Ayan. So, yan yung... So, dapat, kapatid na Gabriel, itong talata, kung mapapansin ninyo, yan po ay para lang doon sa mga Katoliko na mayroong jurisdiction sa simbahan. So hindi po pwede yung mga laiko lang, ano? Alam niyo na, wala namang hindi naman dire-recommend ng simbahan na magpapako sa krus. Walang ganoon, kapatid na Gabriel. Pero halimbawa, bigyan kita ng halimbawa, ano? Si Pope John Paul II, alam mo ba ay mayroong mga nagsasabi na siya daw ay nagpapanata, nagpipinitensya daw, kapatid na Gabriel. May mga saksing nakakita, ano? Ngayon, para malaman ng lahat, ano, meron pong tinatawag na self-flagellation. Ayan. So, yan yung sinasabi natin na allowed ng simbahang Katolika. Pero ngayon, hindi na yan ginagawa masyado kasi hindi na yan recommended, kapatid ng Gabriel, ng simbahan. Mas mabuti na, mamaya, ano, kung ano yung, imbes na self-flagellation, iba yung gagawin. Sige, Brother Gabriel, pakibasa nga yung meron na ba yan, referensya ng self-flagellation. Ipakita natin sa screen kung ano yung self-flagellation. Okay, ito po ang nakalagay po sa miss self-flagellation. Yan. Sige, ayan, pakibasa nga yan. Kinuntinyo ko lang yung taano yung heading. sorry, ayan. Ito. Kaya pala eh. Oo. Sige. Ayan. Yung, sige, basahin mo. Sabi po dito sa... self-flagellation was also seen as a form of purification, purifying the soul as repentance for any worldly indulgences. Self-flagellation is also used as a punishment on earth in order to avoid punishment in the next life. Self-flagellation was also seen as a way to control the body in order to focus only on God. By whipping oneself, one would find distraction from the pleasures of the world and be able to fully focus on worshiping God. Self-flagellation is also done to thank God for responding to a prayer or to drive evil spirits from the body. Example, exorcism in Christianity. The popularity of self-flagellation has abated with some pious Christian choosing to practice the mortification of the flesh with acts like fasting or abstaining from a pleasure. For example, Lenten sacrifice.
Ito po yung sabi, next po. Ayan, in the 13th century, a group of Roman... Ayan, Brother Gabriel. Yes, Gabriel. Balikan, mamaya na yan. Mamaya. Oh, yan. Okay. So yan yung ano, yung self-flagellation. I guess meron pa diyang isang paragraph na dinefine ko ano yung self-flagellation. Ayan, ito po, ayan. Ito naman pakibasa po yung isa pa. Opo, self-flagellation is the disciplinary and devotional practice of flogging oneself with whips or other instruments that inflict pain. In Christianity, self-flagellation is practiced in the context of the doctrine of the mortification of the flesh and is seen as a spiritual discipline. It is often used as a form of penance and is intended to allow the flagellant to share in the sufferings of Jesus and bringing his or her focus to God. Ayan, so yan yung self-flagellation. Ano? Binasa yes. natin yung talata na ginagamit na depensa dito sa self-flagellation ano? Ng unang Korinto 9:27. Pero kapatid na Gabriel, tandaan natin na ang simbahang Katolika ay hindi po nagpapa-self-flagellation sa lahat ng laiko. Mali po yan, walang ganun, ano? Baka gagawin nyo yan mamaya, ano? Wag po, ano? O next week, baka sa Holy Week, gagawin nyo, nako, wag po. Hindi po yan inaalaw ng simbahang Katolika. Ayan. O, katunayan, si yung mga matataas lang, ano? Halimbawa, itong si Pope John Paul II, may nagsasabi na siya daw ay gumagawa daw nito nung nabubuhay pa siya. Pakibasa nga kapatid na Gabriel ang mga pahayag ng mga Catholic historians. Opo, pakita natin sa screen. Opo, pakita natin sa screen. Ito po, simulan natin dito kay Ayan, simulan natin dito kay Andrew Swain of Opus Dei says that what it calls corporal mortification goes back in the early Christians but it fell out in favor in 1950s. It may happen that this change is reversed as people reconnect with their bodies and take control by a moderate fasting and some corporal mortification, finding it a very healthy practice which can overcome such unhealthy developments as drug use, sexual addictions, eating disorders, and other body-hating approaches. The Opus Dei website says that some members self-flagellate for about 1 or 2 minutes a week using a woven cotton string that causes some discomfort but does not draw blood. Ayan. Ayan. So yan, kapatid na Gabriel. Kung nanonood kayo ng Da Vinci Code, kapatid na Gabriel, isa yan sa mga eksena, yung self-flagellation. Ano? Yung mga Opus Dei members noon, ay gumagawa nito kapatid na Gabriel. Pero mali po, exaggerating yung nasa Da Vinci Code. Mali po yung nandun. Ano? Kasi sa Da Vinci Code, kasi may dugo-dugo. Eh sa totoo, walang ganun. Walang dugo. Na ayan. Discomfort lang po. Discomfort lang, kapatid na Gabriel. Apo, apo. So yan yung self-flagellation. Yung ginagawa kasi dyan, yung pain na na-acquire mo, yan yung ginagawa mong parang driving force para makafocus ka pa sa iyong pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin nun na dahil doon eh mag-ano ka na, araw-araw ka na magpapako sa cross, walang ganun kapag nag-apply. Yes, opo. Oh, Catholic historian. Opo, ayan. Pakibasa nga yan. Ang sabi niya tungkol kay Pope John Paul II, kapatid na Gabriel. Yes, opo. Ito po, sabi po ni ano no ni Louis Ayres, a Catholic theologian at Durham University. Ayan, galing po ito sa bbc.co.uk. Okay, sabi dito, Pope John Paul II was a firm believer in the New Testament, tradition of suffering, a consistent theological historical position that a good life is simply preparation for death and life everlasting to follow, according to Mr. Ayres. Part of a good life is remorse, and remorse can be shown through physical suffering. Mr. Ayres thinks that it may be simply that the different forms of Catholic expression and a piety take on different forms across the world. Certain cultures preserve older custom in a cultural context, and flagellation is no longer part of the cultural context of the vast majority of Catholics in the West, he says. Ayan, so
Yan, klaro na yan, ano, kapatid na Gabriel. Si Pope John Paul ay based sa kanyang sariling, sa mga sarili niyang mga eyewitnesses, ay merong mga instances daw na siya ay nagpepenitensya yung self-flagellation. Siya lang mag-isa sa kanyang kwarto. Pero kapatid na Gabriel, hindi ibig sabihin no, na gagawin din natin yun. Ha? Walang ganun, kapatid na Gabriel. Apo. Sila lang yun. Ano? So, tayong mga laiko, hindi po tayo ina-advise na gumawa niyan. Oh, so, ganun. O, ngayon, kapatid na Gabriel, patunayan, ano? Katunayan na hindi po yan recommended sa atin. Sa history kasi ng simbahang Katolika, may mga gumawa niyan. Noong Black Death, kapatid na Gabriel, eh meron pong mga tao na nagpapapinitensya kagaya ng mga nangyayari, nagpapako sa krus, binubuhat ang krus, pinapahampas yung ano sa likod. Basahin natin yung isang yung binasa natin, binasa mo kanina na sinabihan kita na huwag mong basahin. Ipakita mo na sa screen. Yun, ibig ko sabihin. Sige, basahin natin. Ipakita natin yung Black Death. Yung Black Death. Alam niyo ha, tignan niyo kung ano yung hatol ng simbahan. Basahin natin. Ito po ba 'yan kay si Jameson? Oh, yan. Oh, sige. Hindi yan galing kay ano ha, kay Jameson Posset ha. Galing yan sa Wikipedia. Galing sa Wikipedia. Mali lang si nagkamali lang. Oh, sige po, brother. Nagkamali lang. Okay, sorry. And sorry mga kapatid, in the 13th century, a group of Roman Catholics known as the Flagellants took this practice to extremes during the Black Death. It was thought of as a way to combat the plague by cleansing one's sins. The flagellants were condemned by the Roman Catholic Church as a cult in 14th century. Ayan, so kung gusto nyong maging kulto, sige, magbuhat kayo ng cross para sabihan kayong kulto ng simbahang Katolika. Ayan. Yan yung mangyayari. Kasi nangyari na nga yan doon, kapatid ng April. Akala nila okay lang 'yon. Ano? Hindi po okay 'yon kapatid na Gabriel kasi nga sa kasaysayan ng simbahan nangyari na 'yan, ano? So, hindi po 'yan recommended sa laiko. Yung iba siguro their own personal ano 'yon, personal way na sa kanila lang 'yon, ano. Oh, sa kanilang sarili. Oh, so dapat ano, wag nating ipakita sa iba kasi it's a form of fasting din and penance kapatid na Gabriel. Opo. Ito basahin natin sa Biblia kasi yung mga ganyan hindi kagaya ngayon ano, pinapakita sa TV. Opo. Pinapakita sa TV tapos nakikita mo na may nagbubuhat ng cross kapatid na Gabriel. Tapos parang sikat yung mga tao no, nagpapahampas ng ano. Hindi po 'yan ano recommended. Actually nasa Biblia din 'yan. Parang fasting din yan eh. Pakibasa nga dito sa 6:6 ng Mateo, kapatid na Gabriel. Okay, 6:6 ng Mateo. Ganito po nakasulat po, ano? Yan, ganito po. Yan, no? But whenever you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Okay, tuloy, Brother Gabriel. Tuloy po natin. Sa 7. When you are praying, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard because of their many words. Oh, tuloy lang. But whenever you pray, 6:6 naman. Sorry. Do not be like them. Ayan, for your Father knows what you need before you ask him. Tuloy. Pray then in this way. Ayan. Sige sa ano na tayo? Talon tayo sa verse 13, Brother Gabriel. 13. Ito po ang nakasulat po sa May 13. And do not bring us to the time of trial, but rescue us from the evil one. Oh, tuloy. Okay, tuloy po natin. Ito po ang nakasulat po. For if you forgive others, their trespasses... Hanggang sa... Brother Gabriel, hanggang sa verse 18. Hanggang verse 18, okay. Oo, sige. Your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others... neither will your Father forgive your trespasses. And whenever you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they disfigure their faces so as to show others that they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward. But when you fast, put oil in your head and wash your face,
so that your fasting may be seen not by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Ayan, so klaro po yan. Sa Biblia, kahit na manalangin tayo at mag-fasting tayo, na yan yung mga ginagawa, penance, act of penance yan eh. So, dapat gawin siya sa atin lang. Huwag tayong parang yung intention. Kasi tandaan natin, nasa intention yan, kapatid na Gabriel. Opo. So, kung yung intention mo, magpapasikat ka, magpapako ka sa cross dyan, ano, gusto mo lang maging sikat sa TV, eh hindi po pwede yan, kapatid na Gabriel. Sana yung panata natin, kung ginagawa natin yung self-flagellation, eh, yan po ay unang-una, dapat ay naayon po yan sa simbahan, ano? So, kung allowed ka, eh, gawin mo. Pero, patago, kapatid na Gabriel. Patago, yes. O, dapat sa sarilina natin. Sarilina lang natin. Mm-hmm. So, hayaan mo na yung iba na makakita sa'yo, pero nasa sarili mo lang yan. Kasi it's between you and your God, eh, kapatid na Gabriel. Ngayon, yes. So, nasagot na natin yung ano na yan, ano? So, ano ba yung recommendation? O, I mean, ano ba yung ano ba dapat yung gawin natin in exchange sa self-flagellation na mababasa sa 1 Corinto 9:27? O, ito, Brother Gabriel, balikan natin yung una mong binasa, kapatid na Gabriel, kanina. Okay, 1 Corinto 9:27. Hindi, yung ano, yung reference na binasa mo sa Wikipedia. Binasa natin kanina. Okay. Kanina, ipakita natin sa screen yung sa Wikipedia, yung una mong binasa talaga, hindi yan, yung isa. Yeah. Ito. Yeah. Hindi yan. Hindi din to. Yung isa pa, yung isa. Wait lang. Ito. Ayan. Okay. So, pakita natin sa screen, palakihin natin. Apo, o, sabi dyan, kapatid na Gabriel, mm-hmm. Babasahin ko ulit, ha. Apo. Sabi dito sa baba, the popularity of self-flagellation has abated. So, ibig sabihin, nawala na yon, hindi na yon sikat ngayon. Yes. Oh, so hindi na yan dire-recommend. With some pious Christians choosing to practice the mortification of the flesh, o ano ba yung practice na yon ng 1 Corinto 9:27 with acts like fasting. Or abstaining from a pleasure. Yun. So yun yung gagawin ng laiko, kapatid na Gabriel, ha? Huwag magpapako sa cross, ha? Hindi yan nire-recommend. So yan ang dapat gawin. Mag-fasting po tayo, mag-abstaining po tayo sa pleasures, o ano. O, yung iba, yung ito pa, meron pa ngang recommendation si ano eh, si Archbishop Sok Villegas. Pakinggan natin, Brother Gabriel. Add to the merits of Christ's passion. Mm-hmm. You can go to 7 charity wards of hospitals mm-hmm. and visit the sick people that add to the merits of Christ's passion. You can go to 7 charity wards of hospitals mm-hmm. and visit the sick people that add to the merits of Christ's passion. You can go to 7 charity wards of hospitals mm-hmm. and visit the sick people that... Ayan. So, mas mainam pumunta sa ilang hospital yon, kapatid na Gabriel? Pito? Itong hospital add ba yon? To the merits of Christ's passion. You can go to 7 charity wards of hospital and oh, di ba? Oh, yan yung mga acts of penance, kapatid na Gabriel. Oh. Mm-hmm. Pwede tayong pumunta eh. Kahit na hindi na lang bisita iglesia, ano na lang, Brother Gabriel, bisita hospital, ano? Bisita hospital. Oh, bisita. Oh, ano, oh, di kaya magbibisit tayo sa mga elderly. Ayan, magandang yan. Ano yan. Ano, no? Magandang penance work yan. O. At sa pak, sa ang team namin, magkakaroon kami niya next week. Ano, wag na namin siya sasabihin kasi yes, sikreto yes. Kasi yan eh. No? Apo. Pero yan, yan kapatid na Gabriel, yan yung mga nire-recommend. Yan yung mga dapat nating gawin bilang Katoliko, mga kababayan. So, hindi po tayo magpapako sa krus, ha? Hindi, walang ganun. Hindi po yan nire-recommend ng simbahan. Ayan. So, yan kapatid na Gabriel, talagang mali. Si Soriano, hindi okay. Aral ng simbahan yan. Yes. O, unang-una, di yan aral. Disiplina yan. Hindi yan, di yan doktrina, kapatid na Gabriel. Disiplina. Hmm. Pero, yung disiplina yan, hindi po yan para sa lahat. Sila yan, po yan, may gusto nun at hindi ang simbahan. Oh. Dapat malinaw po sa atin yan. Oh. So, kung may taga, saan ba yung lugar na yan? Sa Pampanga ba yan? Yung
Ay, yung Samoriones. Nabanggit kanina ni Ginong Suriano, yung, I think, baka apali Pampanga ngayon, ano, Caborno, kasi matitibay na Katoliko yung mga nandutuon sa apali. Ah, sa apali. Tapos, ano pa, sa Moriones Festival pa nga, di ba, sa Marinduque? O, ganun yun, mga kababayan, ano? So, ginagawa nila yan, ewan ko kung yan po ay, ano, ay merong pong anong simbahan diyan. So di natin alam. So nasa kanila na 'yon. Basta ang importante, tayo na nanonood, kung wala naman, hindi naman tayo sinabihan na magpapako tayo, eh wag nating gawin. Yes. Huwag gawin, ano? Iba 'yung gagawin natin. Oh, 'yan po mga kapatid. Generally, hindi ganyan 'yung ginagawa dapat ng laikong Katoliko. Kapatid. Amen. Ayan. Oh, ayan. Ngayon, Brother Gabriel, may isa akong isang napansin, ano? Ewan ko kung napansin mo 'yung sagot ni Mr. Soriano. Kasi nakapagtataka, nagbasa siya ng talata para patunayan na mali daw. Yung una, yung Colossus, ano ba yung talata? 2:23 ba yun, Brother Gabriel? Ay, parang, oh, eto, sige, basahin po natin. Ano, pakibasa nga yan. 2:23, parang yan. Ipakita na natin sa Tagalog para mas ano. Ayan, oh, ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang pusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayo ng laman. Ayan. So, may binabanggit na sa pagpapakahirap sa katawan, kapatid na Gabriel. O, yan ang binasa niya. O, pero wala daw kabuluhan yon. O, ibig palang sabihin, kung magsisigaw-sigaw ka dyan kay Soriano dahil magaling siya magmangaral, included din dito yan. Di ba naiintindihan mo, kapatid na Gabriel, ano? Eh kasi, parang iba na yung ginagawa mo. Wala na kabuluhan, kapatid na Gabriel. Ngayon, kapatid na Gabriel, may binasa din siyang talata, yung nasa Levitico 19:28. Pakibasa nga yan, kapatid na Gabriel. Apo, ito po naman po yung nakasulat. Huwag ninyong kudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Niwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Oh, tapos o sa ano, sasalin ba nila yung ang dating Biblia, ganun din ba yung nakasulat? Check natin ito. Ganun din naman po ay ano, inyong laman dahil sa namatay, huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Oh, kaya parang naihirit tata niya kanina, kung di ako nagkakamali, na ano, na bawal daw yung tato. Oh, yan yung talata na yan eh. Bawal yung tato eh. Oh, ibasa nga yung ano. Sige, ibahin natin yung salin. New International Version, pakibasa. Okay, New International Version. Ganito po ang nakasulat. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Nako, lagot ang mga Katolikong may tato ngayon. Bawal pala. Ay, delikado. O, paano ngayon yan? O, sige, isa pang salin. New Living Translation. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay, New Living Translation. Ayan. Never cut your bodies in mourning for the dead or mark your skin with tattoos for I am the Lord. Ala, lagot ngayon yung kilala ko na maraming tato sa buong katawan, kapatid na Gabriel. Yeah, si Ka Bruno, ano? Shout out sa iyo, Ka Bruno, yung kasama namin dito. Ayun. Oh, yan siya naming researcher. Oh, yan, kapatid na Gabriel. Pag ganun pala naka maraming tato, bawal pala yung sa Biblia. Nako, lagot ang mga Katoliko. Oh, yan ang sabi ni Soriano, bawal. Ewan ko, bawal ba sa inyo yung tato, kapatid na Gabriel? Sa MCGI? Yan nga yung dahilan nila. Bawal nga daw, ayon daw sa Biblia, bawal ang tato. Pero, Kaburno, pag merong Katoliko na maraming tato, ano, magbabalik loob sa MCGI, pwede na, tatanggapin nila yon. Kasi hindi ka... kasi hindi naman daw ikatinuro ng paring Katoliko. Ayan, ganyan sila ka-double standard. Ay, ganun. Ganun pala. Grabe naman yan, mga kababayan. Tingitan nyo na. Ngayon, mali yung analysis nila sa talatang to, kapatid na Gabriel. Ay, ganun? Bakit po? Basahin natin sa 19. Itataas natin, ha? 1 at 2. Pakibasa? 19, 1 hanggang 2. Sige po. Ito po ang nakasulat po. Ano?
Ayan, basahin natin ulit sa kanilang paboritong version. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Ayan. So, ibig sabihin, yung talata sa 19:28 ng Levitico, para lang yun sa mga taga-Israelita, kapatid na Gabriel. Oh, di ba? So, hindi yan talaga, ano, hindi talaga yan pasok dun sa... Pero ano, recommended talaga ng simbahan, huwag na sanang magpalagay ng tato. Pero hanggat kung meron ka namang tato, o hanggat maaari. Pero kung may tato ka naman, siguro isabay mo na lang yan sa ano, sa confession, magpa-confess ka na lang sa pare. Oh, pero hindi yan dahilan itong talatang ito. Oh, marama-condemn sila, ano? Naalala ko nga, meron nga akong kilala, pinakita talaga niya yung nasa New Revised Standard Version ng 1928 ng Levitico. Pakibasa, kapatid na Gabriel. New Revised. So, sige, tingnan natin. Ha? Let's see. O, yan. Okay. Hanapin natin. You shall not make any gashes in your flesh for the dead or tattoo any marks upon you. I am the Lord. Ayan. Tapos sasabihin sa akin, ano? Eh, yung mga Katoliko, ayan na sa Biblia Katoliko nyo, bawal magpatato. Eh. Oo, gaganon na yun. O, diba? Eh mali po. Yung sinabihan dito, si Moises sinabihan, para lang yun sa mga Israelita, kapatid ng Gabriel. Yes. Ganun yun. Eh ibig palang sabihin, yung nasa Apokalipsis 14:1 na nagpalagay ng marka sa noo pala, eh hindi pala yun maliligtas kasi eh. Di ba? Ganun yun, kapatid ng Gabriel. Apo, ayan. Nagpapalagay ng marka yun eh. Oh, yan, di ba? O yung 144,000, di pala maliligtas kasi naglagay ng pangalan ng kordero at ng ama sa kanilang noo. Eh, di ba parang tato din yon? O, ganon yon mga kapatid. Ay, ginajoke ko lang po kayo, pero gusto ko lang i-imply dito na hindi po para sa mga Katoliko at sa mga Gentil itong nasa Levitico 19:28. So, yung paggamit ni Soriano ng talata, doon pa lang meron ng ano eh, meron ng bias kapatid ng Gabriel. Para lang ipamali, gagamitin lang niya para siraan ang iglesia Katolika. Iglesia Katolika, yeah. Oh, yan diyan siya nagkakamali dahil mali talaga. Ayan, sige. Sige, Brother Gabriel. So yan na po ang ating sagot siguro. Ay, by the way pala, basahin na nga natin yung commentary. Okay, commentary. Oh, sige. Basahin na po natin yung commentary. Ito po yun, no? Yung sa Barnes Notes on the Bible. Yan. Print any marks was probably practiced in ancient Egypt as it is now by the lower classes of the modern Egyptians and was connected with the superstitious notions. Any voluntary disfigurement of the person was in itself an outrage upon God's workmanship and might well form the subject of a law. Yan. Ito naman po yung sunod, nor print any marks upon you by tattooing and printing figures of flowers, leaves, stars, and other fanciful devices on various parts of their person. The impression was made sometimes by means of a hot iron, sometimes by ink or paint, as is done by the Arab females of the present day and the different castes of Hindus. Yeah. Yan po ang nakasulat po, Kabar. Ayan. So, yan yung lumalabas, kapatid na Gabriel. Yung tattoo, bawal. Kasi, dati na yung ginagawa sa mga, ano, ipakita natin ulit. Yan, o. Yung mga Arab females, yung ginagawa na nila yan dati. Yan. So, ibig sabihin, yan, paano na talaga sa mga Israelita yun, kapatid na Gabriel? Yung nasa 19:28 ng Levitico. Ayan. So, yan po nagtatapos ang ating episode.